Hello, I'm Poch Concepcion. Welcome to What's Up. We're live on Facebook and YouTube. Ngayon po, ang makakasama natin ay isang broadcast journalist o media personality, author ng mga libro, makata, musician, at ngayon painter na rin. At sabi ng isang kaibigan, ang ganda ng description sa kanya, malikot ang utak. Let's find out more. What's up with Lord Levera? Yay! Grabe, Poch, kinikilig ako. Narinig ko ulit yung narinig ko ulit yung broadcaster voice mode, man. Parang ano lang, ah. Ano? Oo, hindi. Hindi ba alam si Pocholo ay isang mga legendary DJs dati yan. Hindi totoo yan. Haligi yan si Pocholo. Hindi totoo yan. Ang gusto ko itanong sa'yo muna, sino nagpangalan sa yung Lord? Apparently, nanay ko kasi pinanganak ako noong February 11, mm-hmm. which is the Feast of Our Lady of Lourdes. Sabi ko na nga ba, Lourdes? So Lourdes. Oo. Yung mga panahon na yun, wala pa yata ang ultrasound. Sobrang lakas ng drugs, yung mga pain medication. Okay. So inisip ng nanay ko na lalaki, may bigote yung baby, so tanggalin na lang yung ES, okay. Gawin na lang Lourdes, parang ganun. Okay. Which, mm-hmm. up until siguro mga mid-90s, mm-hmm. alaman ko, ang ibig sabihin pala ng ang Lord is French for heavy. Pero silently, Lord. Talaga? Oo. Ayun. Nagsabi sa akin si Tidlatahimik. Alam mo ang pangalan mo in French? Tapos sa isang Air France flight, uh-huh. kinabitan nila yung tag ko ng ano, may nakasulat. Lord. Sabi ko, wow! Specialized talaga ng Air France. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, yung katabi ko rin sa ano, yung bagahe na nilagyan din ng Lord. Lord din yung pangalan niya. So, yun pala. Ibig sabihin nun, heavy. Oo, may mabigat or hefty. Heavy gut. Oo. Teka, napakarami mong ginagawa. Ikaw ang parang renaissance man. O, hindi. Oo. Di ba? Ano lang, tawag doon, Jack of all trades, master of none. Ibig sabihin, mm-hmm. Dilettante, mm-hmm. Dabbler, tawag doon, poetaster, yun, yung mga, hindi naman ganun kaano. Kumbaga, marami lang sinasawsaw ang mga kung ano ba. Kilalang kilala ka sa media, because you're a media personality. Palagi ko, kung hindi konti, walang nakakaalam sa background mo na isa kang, well, ang unang narinig ko sa'yo, scholar ka ng Inquirer. Tama. Oo, na hindi natuloy kasi ganun. Nag-face hiring sila, men. Mm-hmm. Oo, nagsabi pa sa akin si Isigani Yambot. Si Isigani Yambot. Pero ang nag-interview sa akin for the scholarship, mm-hmm. Mr. Yambot, mm-hmm. si Marixi Prieto, wow. and the late great Leti Jimenez Magsano. Yung tatlo na yun. Mm. Tatlo na yun, men. Mm-hmm. Kaya yung final interview, pucha, late pa ako. Na-late ka? Tumakbo ko from, nasa may UN Avenue pa yung Inquirer. Mm. Yung abag ba may UN Avenue office ko? Yes, oo. Yun. Mm. Tumakbo ko from Taft all the way to the Inquirer office. Tapos kahit nakapolo ako, mahaba ng buhok ko noon, nakakayat, pumasok ako ng pawis ako, men. Siyempre, oo. Tapos, kasi ilip ko, yung tatlo na doon, tapos unang nagsalita si Ma'am Leti, sabi niya, Harry Ball. Tapos? Harry Ball. So, hindi natuloy? Hindi ka natuloy? Hindi natuloy, kaya natuloy ako sa today. Ayun. Inquirer's loss was today's gain. Oo, pero nung sa mga coverage, inaasar ako ng mga kasabay ko reporter na taga-inquirer. Sige Lord ha, kasi magbabakasyon pa ako sa States kasi nag-ano na kami, nag-profit sharing na kami. Pare, UST ka, no? Anong major mo? Journalism? Hindi, English? Jorn. Pero, oh. Coach, kasi ang weird kasi yung Jorn sa UST. Bakit? Parang kalahati niya ay literature subjects. Okay. Which is, maganda yun, di ba?
Para sa'yo? Para sa akin maganda. Kasi basically, maraming kang time. Tapos, marami ka rin readings sa panitikan, sa creative writing. I think nagkakaroon ng dimension yung journalism mo, unquote. Oo. Nadagdagan, hindi lang siya reportage. Naalala ko na ng mga batches before me, yung mga joint majors, karamihan sa kanila ay mga creative writers din. Okay. Kung di sila mga playwright, sila yung mga makata o fictionist. Alala ko si Walt Contreras, di ba? Inquirer. Kahit sa akin yun. Okay. Creative writer din yun. Madami kayo sa UST eh. Ano kaya yon? Parang compensatory mechanism. Bakit? Na hindi ka taga-diliman, hindi ka taga-katipunan. Doon ka sa binabahang kali. Pero nakita mo ba sarili mo? Ano? Actually, ginawa mo. Naging literary ka. Nanalo ka pa. Oo. Ikaw men, lit major ka din, di ba? Yes, oo. Ano bang thesis mo, Poch? Undergraduate thesis mo? Hindi ako nag... Actually, kulang ako ng units eh. Oo. Dahil inabutan ako ng EDSA Revolution. Galing! So, hindi tinigil na namin. Nandun kami sa kalye, nag-rally. Oo. Pero, ano yung ano, kung lit major ka, ano yung parang, anong genre ng literature yung mas kinikilingan mo noon? Nalala ko kasi ang gagaling ng teachers ko eh, si Rilo. Okay, another UST, ano, di ba? Teacher ko si Cirilo sa poetry. Wow. Okay. Freddy Salanga. Uy, hindi nga. Oo. Totoo. Masal pala siya. Nagturo. Parang, di ba sila, ano eh, kumukuha ng ilang subjects sa Ateneo. Galing. Nagtama mo sa si Freddy Salanga as teacher. Alam ko, kilala ko siya as writer, pero... Oo. Kamusta siya magturo at kamusta siya as teacher? Para ba siyang zen guru na... Presence eh. Tapos, tatawagin ka niya ako, kasi lagi ako naka-jacket ng ano, sabi niya, the guy in the fatigue. Ganun. Hindi. May basto na siya nun? Wala pa. Anyway. Nagsulat nun eh. Oo. Isa pa si Marcia Vasco, teacher ko. Alam mo sinong kagaya mo rin na ano, rockstar na lit major, sa Lasal pa ha, si Diego Mapa. Ah, okay. Diego Mapa ng Pedicap. Nakita ko siya sa 19th, babanggitin ko nga. Nag-usap tayo. Oo, lit siya, men. Okay, so habang nasa UST ka, nakikita mo sarili mong writer? Hindi. Writer hindi, pero nung second year, parang mas ano, mas yung tipong great appreciator of the written word. Parang mas ganun. Hindi pa practitioner siguro. Pero nung nasa Today ka na, nag-enjoy ka naman. Teddy boy. Ganun galing magturo. Alam mo yung, it's one of those subjects na life-changing talaga siya. Si Teddy Boy. Isang upuan ko pa lang, alam ko na okay, parang gusto ko itong tahakin for the rest of my life. Okay. Tapos about the same time, nanghihiram ako ng mga libro sa Thomas Jefferson. Yes. Sa may Buendia. Nung nasa Buendia pa siya, no? Kaya ng mga libro, man. Yun, so parang weekly ritual naman ng ilang tropa ko na pupunta kami ron, tapos natambay lang. Doon, tsaka British Council, nung pwede ka pang tumambay. Oo, sa Broadway ba? Oo. Sa Broadway noon. Tama, oo. So apart from mga British poetry, babasa kami ng NME, mga ganyan. Mga bago Melody Maker, mga British Nuts.
Ano sa tingin mo? Kasi National Bookstore, nawala na yung mga libro eh, di ba? Fully book na lang? Hindi, meron pa rin naman. Meron ba? Oh, depende kung saan National ka pumupunta. Kung sa yung main branch, sa superstore, meron pa rin. Alam ko sinasabi mo, Coach, no? And I can actually understand where you're coming from. Pero ako mas natutuwa ako na kahit sabihin mo maliit lang yung let's say mga books, quote-unquote, sa, na hindi textbooks ha, sa National Bookstore, kahit pa paano, kahit sabihin mo parang corner store lang yan, at least medyo lumalaki yung presence ng Pinoy authors. Ako mas dun pa ako natutuwa. Oo nga, oo. Pati sa Fully Booked, marami. Oo, oo. Sorry? Sa Fully Booked, di ba? Ganun oo, din. Oo. Daming ano, ang daming Filipino authors. Oo, Kasi kung maalala mo nun, ang National Bookstore, parang dalawang shelf lang yung mga Filipino eh. Tapos kalahati pa nun, ikabudbudbud. Okay. Oo, the great Nonoy Marcelo. Yes, Fully oo. Ngayon, punong-puno siya, men. So, ibig sabihin, may market siya. May market talaga, oo. Okay. Be updated sa news and happenings Katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Cue. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Ang Daily Tribune, may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Cue. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito niyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at Tribune Now on YouTube. See you there, mga katribu! What's nice is that because of our innovative ways, we were able to keep almost 500 employees. We did not lay off anybody. Babalik po ang WhatsApp. Bago kami nawala, kasama si Lord De Vera. Sinasabotahe na tayo. Sinasabotahe tayo. Oh, the wonders of technology. Oo nga eh. Pero okay yan. Parang 1991. Naalala mo yun? Panahon ni Ramos. Hindi nun, men. No? Oo. Freshman ata ako nun. Okay. Tapos, isipin mo, walang kuryente, walang aircon, sumisigaw yung teacher. Tapos minsan candlelight lang pagdating ng hapon. Talaga? Oo. Nasa jingle ka ba nun? naalala ko nun na madalas ako sa Dino Records. Naalala mo si Dodong Viray? Oo naman. Oo. So brownout, nakahubad kami sa office niya. Wow. Dadating baka si Dino. Baka may bakay ginagawa nun. Ha? Baka may bakay ginagawa. Kandila eh. Masusunog yun. Dadating si no, Dengkoy Mill. Dengkoy, no? Oo. Hindi. Coach, sino naman na-interview mo? So, what's up? Dami na. Cowboy Santos. Sino-sino? Bago ikaw, si ano eh. Bukod kay Junji Marcelo, si Ebe Dancel. Puro musicians talaga in-interview? Hindi, halo-halo. May artista rin. Oo. May, paano ka napasok sa TV? Hmm.
Okay. Meron na, yung boss ko, si Patrick Paes. Okay. Yung TV na yun eh. I'm in a fair, oh, from ABS-CBN. No? Ah, yes. Okay. Producer siya dati. Reporter siya dati, sige, producer. Okay. One time, inoferan niya ako, sabi niya, merong tinatay yung programa noon sa TV5, no? Pangalan, The Evening News. So, 10 p.m. tapos para siyang countdown. So, 10 important stories of of the day. Yun. So, sabi niya, bibigyan kita ng 3 to 4 minutes na segment. Bahala ka kung sumunduin. So, wala naman akong alam sa broadcasting, yung background ko ipagsusulat. Yes. So, inisip, ang closest thing na alam ko sa television production is music videos. So, inisip ko pa paghaluin ng dalawang elemento ng komentaryo, tsaka yung music video aesthetic with a hint of sarcasm. Yes. Yun. Nakakatawa kasi yung mga panahon na yon medyo pausbong pa lang yung social media. Pero wala pa mga troll commenters. Okay. So, dahil, of course, this was the pre-Manny V. Pangilinan TV5. Okay. Which means, mga limang tao lang ang nanonood. Nagkaroon ng YouTube, nagkaroon ng Facebook, ina-upload nung ilan, yung ilang episodes nung segment ko, which I decided to call Word of the Lord. Yes. Yun, tapos akala ng marami ay online show siya. Ah, kasi nasa YouTube. Tsaka wala nanonood ng TV5 doon. Hanggang ngayon naman, mga sampu lang ata nanonood. Di naman. Mga 15, mga ganyan. Or pag may PBA, pag may laro ay nila. Okay. Yun. Tapos, yung mga panahon na yun, umalis na ako ng dyaryo. Kasi after 6 years, nagkataon na nanalo ako ng grant sa NCCA. Anong klaseng grant? It was the first ever writer's prize. Yung writer's prize, iba-ibang genre siya. So, nagsubmit ako for poetry. Yung sa akin yung nanalo, one winner per category lang. So, ang premium noon is they gave you $250,000 and a book project for 1 year. Yun, di ba? So, inisip ko, isang taon, game na to. Kasi mula college, hindi ako nagkaroon ng break ever. Hindi ako nagkaroon ng pahinga. Mula college? Habang nasa college pa lang ako, nag-contribute na ako sa dyaryo. Okay. So, today. So, today, immediately after graduation, in theory, hindi ako nag-marcha. Yun. Saba ka na assignments doon. So, alam mo naman trabaho. Napaka-stress mo yung dyaryo, man. Oo. Lalo na noon, wala pang internet. Talaga, kailangan pumunta ng office, wala kang fax machine. Tama. Nagsasarado ka ng pahina, talagang duduguin ka talaga ng yelo, mga ganyan. Oo. Yun, tapos after 6 years, inisip ko parang, sige, parang itong pagkakataon na ito. Yun. Kung saan nakupupunta pagkatapos, bahala na si Batman. Okay. Yun. So 1 year to work on a book. Ang galing, hindi ko natapos yung libro. Hindi na galit ang NCCA? Hindi na galit? Naman. Option naman kasi yun eh, kung pa-publish mo. Hindi ako satisfied eh. Okay. So, na-realize ko na parang left to my own devices. Pag walang deadline, nananarantado pala ako. So, natapos ko rin eventually manuscript after 2 more years. Ah. Galing, no? 2 more years. Pakinas well, better late than never. Oh. Ano yun? Oh. Anong libro yan? It's a collection of poems called Insectissimo. Yan. Na pinublish siya rin ng UST. Ito pala, may copy pala ako. Diyan. Yan. Ayun. Tapos, ang weird, kasi di ba pag, hindi ko alam ngayon ano, pero kasi nung, di ba sa dyaryo, ang ora de peligro mo lagi ay the hours from 3
o 3:30 hanggang 6 p.m. Yes, tama. Yung first week ko nang umalis na ako, na sa bahay lang ako, gusto din work ng manuscript. Hindi ako mapakali ng alas 4, alas 5. Sabi ko, ina, parang may mali dito ah. Pero wala naman kasi umalis na ako. Paalam ako na maayos. Nahalap ng katawan mo? Oo, yung adrenaline level. Mm. Ginagawa ko man everyday, tumatawag ako ng office. Anong balita dyan, Roger? Para marinig ko lang yung mga fax machine, nagsisigawa mga printer, mga ganyan, yung mga printer, the dot matrix pa. Oo. Hanggang ngayon. Mm. Hanggang once a week na lang. Weird pala ng ganun, men, ano? Pero nag-take off yung ano, yung word of the Lord. Sumikat ka doon. Medyo nakabola siya. Binigyan ka ba ng bonus nung takeover na MVP group? Hindi naman. Ang pinaka-bonus ko ay dati parang 1,000 a month. Parang 1,000 or 2,000 a month lang yata bayad sa binigyan ako ng shows, ibang shows eventually. Tapos semi-regular. Tapos nag-expand. Binigyan ako ng show on Philippine history. Mga may radio show, binigyan ng radio show. Radio show, na yun yung pinaka-break ko actually. Pinaka-pahinga ko kasi Sabado siya. Tapos wala siya. Nung una may structure pa, pero nakapagod eh. Kinakarir mo talaga. Oo. So, yeah, ginagawa na lang namin noon. Parang sounds kami, kwentuhan. Oo, naging freeform kasama si Bert. Oo, tapos, diba? Nagtagal siya ng 8 years kasi Sabado ng gabi. Sabado ng mga past prime time. So, Sabado ng mga 8 or 9 p.m. ba yun? Nine. Hindi nakikinig yung mga boss, men. Napatunayan ko yun one time. Kasi gines namin si Baron Geisler. Okay. Nawasak talaga siya. Mumura talaga. Talaga? Tapos Dong Abay, nawasak din. Mumura din. So wala akong trabaho. Noong Monday, walang ano. Walang memo. Doon ko na-conclude. Nagpapahinga yung mga boss ng Sabado ng gabi. Bakit tumagal ng 8 years? Nagre-rate. Yung underbelly siya ng schedule eh. So siya yung parang obscure area na ginogloss over ng mga otoridad sa amin. Na parang, ay meron palang ganito. Yun. So freak siya. Okay. Parang masarap mag-radio, no? Masarap mag-radio at naiintindihan ko kung bakit sinasabi nila na parang addictive ang radio. Pero I guess iba yung approach, iba yung radio niyo noon eh. Mm-hmm. Iba na rin ngayon. Oo, maraming distractions ngayon, no? Oo. Hindi ka tulad dati, tutok-tutok. Maraming distractions. Ngayon, you have to take into consideration, of course, the listeners. No? Pero dati, di ba, ikaw yung nagko-control talaga, ikaw namimili ng sounds. Depende na lang kung may request. Tama. Kung poops ka, pwede mo, di ba, babaan ng telepono yung nagre-request. Okay. Yan, kailangan mo basahin ng comments, kailangan maging mindful ka sa sasabihin ng mga ikinig sa'yo. Mga ganyan. Okay, speaking of comments, pag nagpo-post ka sa Facebook, daan-daan, libo-libo eh. Tapos ang daming naasar din sa'yo. Napipikong ka ba minsan? Hindi, kasi hindi na ako nagbabasa ng comment section. Okay. Kasi nakaka-stress lang eh. Tama. Pag humaba, no? Naging thread, no? Pag naging thread, tapos alam mo naman na kinukupal ka lang nung pausap mo kasi ang profile picture niya ay agila. O kaya kung hindi agila, ay tamako, mga ganyan. Tapos alam mo hindi na tunay na pangalan yun. Yun eh. So, yung pagpatol, para kasing minsan yun po, yung binatukan ka sa loob ng isang
crowded bar. Tapos binatukan ka, tapos pag lumingon ka, hindi mo alam kung sinong bumatok sa'yo. Parang galon, oo. Ang ano galon mo. Yung dating eh. Oo, oo, oo. Oo. Sa tapos iniisip ko, dati nag-engage ako, pinapatulan ko. Ano mga sino, ang una, no? Wala pa yata yung term na troll noon. Mm. Kasi realize ko, putya, ilang minuto rin ito ng buhay ko, dinivote ko dito. Eh kung nagbasa na lang ako ng ilang pahina ng great works of literature, di ba? Okay. So, di ba, na-enrich pa yung buhay ko. Yun. Ito, serious question. Itong mga kausap mo na dati ina-engage mo, ngayon eh, hindi mo na pinapansin, pinababayaan mo lang sila. Ito ba sa tingin mo, boboto ba yung mga yan? Hindi. Matagal na naman yata, Poch, na napatunayan na hindi nagtatranslate sa real life electoral results ang social media. Kasi kung tutuusin mo, dapat matagal, senador na si Willie Ong. Diba? Diba? Oo, yun eh. Yun ang ano eh. Yung dagad na naisip ko eh. Ilan ang followers niya? 7 million or something? Diba? Oo. Mm-hmm. Oo. Pero hindi siya guarantee eh. Bakit kaya? Kasi karamihan sa kanila ay... Paano nga ba? Nakarehistro sa probinsya. O, pwede na sa probinsya. Alam mo nung effort na mag-effort mag-register din eh. Oo nga. Diba? Effort siya mag-register eh. Mm-hmm. Tapos ngayon na-realize ko, even yung idea ng fame and popularity ay napaka-relative sa social media. Marami tayong kilala na mga quote-unquote influencers na super sikat sa kanilang market. Yes. Pero hindi natin kilala. Ganon. Dami niyan, oh. Maraming ganon. So, dito ko na, ano, doon ako na iintriga. Lalo na sa sounds. Kasi kunyari, since wala ng mainstream radio, tama, as we know it. Spotify. May kanya-kanya siyang mga ano na, para mga specialized, mga little pockets of fandom. Mga ganon. Magugulat ka na, may sarili silang eksena na hindi natin alam. Tama, oo. Hindi ko ma-imagine eh. May isang artist, 30 million, 20 million views. Correct. Totoo kaya yun? Posible. Posible. Oo, kasi naka-ano eh, nasa counter. Oo. Posible. Tapos ngayon, ang nagiging rule of thumb na ay nanggagaling na sa social media yung mga artists na pumupunta sa mainstream. Tama. Ganun. At ano sa palagay mo, Poch? Dahil walang mga A&R at ang A&R lang nila ay almost real-time public approval. Yes. Mas tumataas may skill level nila, kumbaga mas nagkakaroon ba ng mas matinding pagsasala sa mga performers. Hindi natin masasagot agad dyan ah. Pero may point ka. Oo. Dati dumadaan sa process eh, di ba? Pero, well, napansin ko lang, para-para yung style eh, yung mga sikat. Alam mo, iniisip ko rin yan dati. Pero naalala ko yung sinasabi lagi ng mga naunang henerasyon sa atin na ang Led Zepp at ang mga Black Sabbath at ang Cream ay pare-pareho lang yung tunog. So every time nag-iisip na ako ng ganun, oh, wait. Kailangan ko muna i-check yung ano ko. Baka nagiging tumitito or lumololo mood na ako. Ganun din pala tayo, no? Yung pinapakinggan natin. Oo, sa totoo lang. Oo, oo. Baka may mga nuances na hindi na natin nagigets o namimiss natin. Oo, kasi hindi natin generation. Teka, nabanggit mo yung 70s. Mga kaibigan, si Lord po ay pamangkin ni Mike Hanopol. Ano ang memories mo sa kanya nung bata ka pa? Kay Mike? Hindi kasi, nung lumalaki ako, maliit pa lang ako noon, pumunta na siya na States. Ah, okay. Oh, so,
bumalik siya rito noong 1991 or 92 or 93. Oh, yung Buhay Amerika. Oh. Yun, oo. Oh, hmm. Nag-roadie ako sa kanya. Okay. Oo. Hmm. So, yun, mga weekends naman yung mga gigs. Tagadala ako ng gitara, taga-set up ako ng mamahaling effects system. Oo, ano, wireless. Oh, wireless eh. Oo. Yun. Mga ano, dami yung ano, mga bistro sa Amoranto, mga ganyan. Yun, yun ang ano, ika nga ni, ano, ni Conrad de Quiros, high point ng bistro sa Amoranto, yung performance ni Mike. Ah, talaga? Oo. Tapos, pero ang kasayahan doon din, Poch, pag nagro-roadie ako sa kanya, parang nagro-roadie na rin ako, well, in effect, nagro-roadie din ako kay Bosho. No? Ako nagsiset up nung... Ah, okay. Pag sa probinsya, walang mga drum stool doon. So, kabisado ko kunyari kung ilang stacks ng monoblock yung... Pagpapatong-patong mo. Oo. Tatlo. O tatlo, kasi nakatingkay yan siya pag pumapalo. Okay, okay. Yun. Ah, dumaan ka pala doon sa ganun. Sumama ka sa kanya. Oo, oo. Oo, oo. Tapos si Bosho ang drums. Si Bosho yung drums. Kailan? Bait na mama, sobra. Masarap kasama, no? Mas doon ako na ano, napaka-wow. Parang good soul talaga si Bosho. Mm-hmm. So, talagang lovable human being. Oo. Malawak din eh, no? Malawak. Tapos, okay, gets ko na kung saan galing yung mga linggo nila. Kasi parang, kung tutuusin mo, parang siya yung pinaka-cool sa kanila. Sa lahat. So, sorry sa kaluluwa ni Piaps. At ni Wally. Ni Wally, oo. Merong innate coolness si Bosho eh. Mm-hmm. Na very caring. Mm-hmm. Nakangiti lang siya. Yung iba, dark eh. Oo. Si Pepe, kahit clownish si Pepe, man, dark siya. Oo. Oo. Totoo yan. Oo. Oo. Tapos I can tell na, na ganun yung nature ni Bosho. Kasi nakapunta ako sa bahay nila. Tapos, yung mga clippings niya from the past, kahit yung nasa Japan siya. Kompleto. Yes. Sa Las Piñas. Iniipon niya yung mga clippings niya. So, meron siya mga... Hindi ko na-check kung kompleto sa recording. So. Pero you contrast that with... Pepe. Pepe. Na... Binigyan ko ng reissue nung dalawang Speed Glue and Sinky na album. O, Australian reissue siya. Eh. Mm. Tapos sabi niya, nawasak siya kasi... Parang 40 or 30 years na raw hindi naririnig yung album na yun. Uh-huh. Yung dalawang album na yun. Tapos, yun, true enough, kinabukasan, winala niya agad. Okay. Yung tiyuhin ko, si Mike. Si Mike. Pagka-uwi, unang tinanong sa akin kung meron daw ba akong mga recordings ng Juan de la Cruz Band. Wala rin siya. Banda, diba? Mm-hmm. May hindi sila nag-iipon, hindi nila iniipon. Pero si Bosho meron. Hindi lang kumpleto. Kung meron sa mga clippings, ini-imagine ko baka meron din siya ng mga recordings na yun. Oo. Narealize ko may dalawang klaseng mga tao, mga musicians or mga rock stars. Ano? Yun nga. Yung... iniipon nila yung meron silang... Hindi ko rin alam, Poch, kasi baka iniisip din nila yata na ina-arbor yung gamit nila. Papiprint naman ito ulit eh. Hanggang... Wala na pala. Sa araw, nawala na lang yun. Oo. Then, may mga maingat din. Ah, meron din. Oo. Ikaw naman, paano ka naging... paano ka natuto mag-gitara? Nung high school ako, ay in-enroll ako ni Ermat sa... Una, sa Yamaha School of Music. Mm-hmm. Tapos sa extension course sa UP College of Music. Uy! Oo. Pero, classical guitar, man. So, mahirap pumasa dun, ha? So, nagbabasa ka? Extension lang naman. Extension. Ah, okay. Oo. Oo.
So nagbabasa naman ako ng notes, natuto naman ako. Pero classical, hindi ka tuturuan mag-solo ron, mga ano. So nagbabasa ka ng nota, oo. Pinag-aaral ako ng ano, ng lahat kaming magkapatid, pinag-aaral ng piano ni Herman. Yun, tapos pag nasa Yamaha sa Cubao, pag may extra 20 ako, pupunta ako ng National Bookstore sa Alimol at bibili ko ng jingle, man. Of course, so. Tapos titignan ko yung mga ano, yung mga new wave ng mga kanta, kung may mga naka, una si Pran nila, Mr. Guillermo. Ayan. Doon ka natuto kung ano, magdagdag ng repertoire ng ano. Medyo ganun. Oo. Tapos, hanggang ano, dito sa Cali, may mga kapitbahay, mga anak din ng pulis, tayo kami ng banda. Tapos, medyo lumawak yung network, may kumuha sa akin. Yun. Tuloy-tuloy na. Oo. Radioactive sa Guna. Oo. Wala pa. Banda-banda muna ng ano? Punks ako, men. Oo. Yung mga... Sa isang araw, nakita ko na sa sarili ko nasa tandem. Katambayan ko yung mga skinhead tsaka mga sila Oli ng RDA. Mga ganyan. Okay. Yun. Tapos, nung college, naging teacher ko si Alde Malanta. Dead end. Nag-abot kayo sa UST. Naging teacher ko siya. Tapos, nung fourth album, kinuha niya ako mag-gitara. Okay. Sa Dead Ends. So, yun. So, kumbaga yung last incarnation ng Dead Ends, mahahaba na yung mga buhok. Kailan mo inumpisahan niyang pagpipinta? Nung namatay si Ermats, siguro after a month, parang COVID yun, diba? Tapos work from home. Habang nagmo-monitor ako ng mga hearing ng sa ABS-CBN franchise. Okay. Hindi ko siya matutukan kasi parang nakakabwisit pa ingan sila, ano, sila Marcoleta. So, ginagawa ko nung high school, yung nagdududal-dudal lang habang nakikinig sa teacher. Pero na-absorb mo naman yung pinapaingan mo. Mm. Ganun, parang ganun ginawa ko. Tapos, nag-expand na nilagay ng may kulay, lumalaki yung mga pinagdodrawingan, yun. Pero kasi, coach, nung bata ako, nagdodrawing talaga ako. May natural ano, may pinanggalingan. Oo, gumagawa ko ng mga comics nun, mga Rambo type stories. Tapos, inisip ko rin, na-realize ko later on, parang nag-full circle kasi si Ermats yung nagdadala sa akin sa ano, on the spot drawing, painting contests. Na talo ko lagi siya. Pero yung idea lang na nandun ka. Tapos, may gawa ng iba. Oo. Teka muna, yung nasa likod mo, mga putol ng kamay yan, ah. Pero, kung makita mo ito, ano yan, drawing, parang yung tuta ko yan, si Toto. Nasa desktop kasi yung black, ako. Ano, aso yan? Oo, lasa aso siya. Okay. Mm-hmm. Lord, nabanggit mo yung ang father mo, no? Was a police officer. Mm-hmm. Nagkaroon ba ng conflict yan sa ano mo? Sa paglaki mo, yung, kasi artist ka eh. Surprisingly, hindi niya kami pinakialaman masyado. In fact, ang mas iron-fisted pa sa amin si Ermats. Oo, pero nagulat lang ako na it was fairly lately nung nagbabanding kami noon by taking him to Pacquiao fights sa Sinihan. Oo, kasi super boxing fan talaga yun. Mm-hmm. Nung kami ng Pacquiao, tapos pag magla-lunch kami afterwards, bigla siyang magkikwento ng mga
from out of nowhere lang, ano, yung mga horror stories na sa WPD. Uy! Mm. O parang, bakit kayo wala kinikwento sa akin? Mm. Kasi siguro inisip niya din makwento nung bata kami. Oo. Basta ganun, mga medyo tao siya kasi ni ano nun, ni Lim. Uy, tapos, yung batch nila ng police ng WPD, oo, sila yung mga rookie cops noong first quarter storms. Ah, ganun? Oo, so sabi niya sa, nung nagpapahaba ako ng buhok noon, may binanggit siya noon sa, sabi niya, huwag ganyan yung mga buhok noong pinapalo namin sa Minjola. Okay. May isa pang tao si Lim eh. Naging senador, si Barbers. Oo. I'm sure kilala ng tatay mo. Naging boss niya. Oh, si Barbers. Naging boss si Barbers. Oo. Mm-hmm. Mahal na mahal ang AirPods ko si Lim, men. Sinasabi niya lagi na... Ano? Iyan ang boss. Kasi parang reklamo. Okay. Okay. May reklamo for extortion. Siya? Extortion. Mm-hmm. Nalaman daw ni Lim. Pinatawag daw. Mm-hmm. Tapos, tinanong daw yung dahilan. Sir, kasi ano eh, enrollment daw ng anak. Tapos pinurang-mura na rin yung tao, sabi rin ni Lim, sa susunod, may kailangan kayong ganyan, mga pantwisyon, huwag lang pang sugal o pang inom, lumapit kayo sa akin, ako bahala. Ganun. Mm. Huwag lang kayo mong extort. So maayos yun pala, maayos si Fred Lim, ha? Oo, oh, yung straight old school moral compass. Tama. Pero pagdating, kunyari, sa... EJK or mga ganong ganon din ang ano iba yung moral compass. Ano kasi sila, men, ang term dyan ni Vince Rafael, yung Hobbs yan, parang an eye for an eye, ganon eh. Oo di ko makalimutan to, men. Sige, ayaw pwede mo tanggalin to. One time sumama ako sa AirPods ko sa presinto. Okay. Dadaan lang daw WPD. Oo. Sa hindi pa sa headquarters to, one of those satellite, sa may ano, likod ng grandstand. Okay. So, naki-CR ako, punta ako sa likod, may nakita ako na ano, nakatali. Kasi sabi ko, Dad, nung nasa sakyan ako, nakakaawa naman yung nakatali. Ano pang mayari ito? Ha? Naka-freezer yun. Parang food nila yun for ano, basta parang pagdating ng gabi. Yun. Tapos, awang-awa ako to the point na gusto ko na siya awayin. Hmm. Bakit naman sila ginaganon? Tapos bigla niyang kinuwento, hindi na nakapagpigil. Alam mo ba yun, yung taong yun, parang 5 times na raw labas-masok na bas-masok sa kulungan. Kulungan. Robbery hold-up. Yung pinakahuli daw, ng hold-up ng jeep, may isang kolehiyala na may suot na sing-sing na hindi raw matanggal. Yung sing-sing, sa pagmamadali, pinutol na lang dahil daliri. Shucks. Yun. Mga ganon. Oo. So, nagreklamo yung magulang. Oo. Tapos, nag-decide yung mga lespo na iligpit na yung taong yun. Hindi ko sinasabi kasama AirPods ko yun. Pero, sinasabi ko lang, meron silang sabihin natin na, old school biblical way of Old Testament, distributing justice. Old Testament. Mm. Na ganun. Na parang ano, Duterte yan, di ba? Okay, Lord. May ipapakita kami mga litrato, ha? Mag-comment ka sa litrato at sa tao na, mga tao na kasama mo. Game. Yan. Okay, magko-comment ako sa mga tao or on the photograph itself? Sa photograph, pwede rin. Saan yan? Yan. Okay, the photograph itself, yung nakaitim dyan na walang baba, na nakasombrero at may salamin, swerte ang mukong na yan. Okay. Kasi he gets to breathe the same air as these two consummate professionals. Luchi Cruz Valdez. Yeah, Luchi Cruz Valdez, ang aming boss sa newsroom noon. Uh-huh. Hanggang ngayon pa naman. Uh-huh. At si Ed Lingaw. At every day, may natututuhan ako sa kanila. Okay. May balbas na. Okay.
tinotolerate siya. Uy, estado. Yan, Lord. Ang nakasurround sa akin are probably some of the most brilliant people in arts and entertainment. Okay. Parang mga ano lang, no? Nakikita natin yung clownish side nila, pero single-handedly, mga henyo yung mga yan. They're brilliant creative minds, each one of them. Si Ramon Bautista. Yes. Ganyan-ganyan lang yan. Tuturo ng ano yan. Tuturo yan sa UP Film, UP Institute of Film. Oh, okay. Si Erning. Si Erning pala yan? Oo. Si Erning, kung tutuusin mo, siya yung galing Pisay, tapos ang mga kurso niya sa UP ay yung pinakamadugong pasukan daw noon na quota course, no? Kalase si Atom Araulio. So, henyo yan. R.A. Rivera, yes, para sa akin, isa sa mga pinakamahuhusay na director ng kanyang henerasyon, no? Short format lang ang preferred niya. Para siyang Jorge Luis Borges, kung makikwento ko siya in 5 pages, bakit ba ako magsusulat ng nobela? Okay. Tado, kilala natin si Tado. Si Tado, Helio, biting humor that crosses the underground to the mainstream. Mm-hmm. Jun sa Bayton. Yes, sa pa. Oh, no, donation needed. Si Bayaw. Tama yung mga yan. Boom! Tindi yung mga yan. Saan kayo nagkasama? Yung grupo na yan? Ako yung parang medyo latecomer sa grupong yan eh. Kasi before me, Strange Brew na sila buo. Si R.A. Rivera, naging judge ako sa isang gawad CCP para sa alternatibong cinema. Okay. Tapos kasali si R.A. doon. Nag-judge ako sa isang category, nanalo siya doon. Okay. Doon ko siya nakilala. Tapos after a few months, nag-go between si Jun sa Bayton at sabi ni R.A. gusto raw niyang gawa ng video yung kanta namin, Astro. Mm-hmm. Yun. Okay. Pagkado ko na siya kasi malapit siya sa akin nakatapit. The rest is history. Alright, next photo. Nako. Sino yan sa gitna? Si Isko. Si Isko yan ah. Oo, may laman pa ng konti si Isko, no? Actually, lahat kami may laman pa dyan. Yan yung mga panahon na masip na hindi mo alam yung mga nakakausap mo na kala mo starlet lang dati sa Dats Entertainment. Starlet na konsyal sa Maynila. Oo. Yung magiging rockstar pala. Oo. Oo. Si Martin po kasama niya sa 5, no? Tama, oo. Oo, sa morning show, tagal lang yung magkasama niyan. At sino mag-aakala na si Andanar ay magiging communication secretary, my God. Okay. Next photo. Yeah, next photo. Ah, kayo rin yan. Kami rin yan. Oo. Pero let me just say na yung suot kong shirt dyan ay bigay ni Mayor Lito Atienza, literal. Ah, okay. Oo. Collection niya. Dami pala niyang ganyan. Sa kaya bumibili ng ano yun, no? Hawaiian shirt. Sabi niya, hindi na raw siya bumibili, puro regalo daw. Ah, okay. Oo, tapos, may mga imported yan. Mm-hmm. O hindi yan mga chipas lang na nabibili mo sa ano? Changi? Hindi, oo. Yung suot mo nga parang painting eh. May brand siya, may hindi. Mm-hmm. Yun. Okay. Oh, malayo pa pero. Tindi niya si Jose Marie Chan. Ah, Nakakatawa. Alam niyo, joke na ano, nag-guest siya sa isang show namin yung kontrabando. Mm-hmm. Tapos, whenever, yung Christmas in Our Hearts, sorry, yung first version, selling lanterns on the street, I remember, ginawa ni Jun sa Bayton, I remember the boy, but I don't remember. Ginawa niyang ganun. Pucha, alam mo sabi niya sa Marichan? Ano? Ako rin ang nag-compose nun. Oh, shucks! Ang
di ba? Hindi. Mm-hmm. Pero alam mo, ang pinaka na-enjoy ko na album ni Jose Marichan of all his works. Luma. Yan yung kinompile ng mga ano niya, mga commercial jingles niya. Ah, meron? Mm-hmm. Ang galing! Mm-hmm. Mas marirealize mo na, kusa siya pala yun, tiya pala. Mm-hmm. So anything from... Pal. Of course, Pal. Kleenex, yung Radio Romance. Mm. Ganda na Radio Romance. Yung Great Taste. Tapos yung may radio station pa eh. Tama, Radio Romance. There are Chinese soups and there are Chinese soups. But there is nothing like the real Chinese soup. Yun, Jose Marichan. Yun, oo. So, galing. Bakarak. Bakarak. Bakarak yan. O, bakarak. Oo. Ling. Toon Smith, ah. Pero, doon sa interview namin, nagulat ako, hindi pala siya magaling magpiano. Post niya lang pala yun, man. Oo, mas gitara pala siya. Kasi kukompose siya sa gitara. Gitara ginagamit niya. Para siyang si Jim Paredes. Bakit hindi naman magpiano si Jim? Marunong naman, pero hindi sila pianista talaga. Parang mga hindi parang John Lennon. Hindi ganoon. Piano mas asa sila sa gitara magsulat. Okay. Ng ganoon. All right. Next photo. Ayun na. You know? Mm-hmm. Yung picture na 'yan, pinakauna naming gig 'yan whenever nakapitan ulam. Hindi pa namin alam ang magiging dating namin. Pero sa edad na yan, halos puro matatanda na yan mga yan. Halos ka edad ko lang yan. Parang nasa point pa kami na wala na kami pakialam. Tutok na lang tayo. Mm-hmm. In fact, sa line-up yata ng gig na yan sa Moe's, kami yata yung pinakamatatanda. Man. Ito po, ewan ko lang kung napansin mo sa mga gigs ngayon. Mm-hmm. Karamihan ng mga banda, hindi na umiinom yung mga bata, hindi na rin naninigarilyo kadalasan. At fit na fit. Nakitsura. Fit sila, men. Yung mga shirt. Yung alam mong nag-workout, tumatakbo, mga triathlete. Ang isang teori ako dyan, may tayo nun sa Route 196 or sa Giyo, para katabi namin tables ibang mga banda. Kaloy, may napansin ka? Tayo lang yung bandang umiinom dito, tayo yung pinamatanda. Kasi realize namin, okay. Konti lang ang diferensya namin sa edad ng mga magulang nila. At sigurado ko, iniisip ko, yung mga magulang nila, yung mga rock and roll dati, ganyan. Yung mga Tumodo. Just iniisip ko, feeling ko, nagre-rebel sila against that. Lifestyle. Oo, ayaw nila yung ganun. Ayaw nila. Oo. Mm. So gusto nila parang clean. Oo, kasi nakita nila yung downside. Oo eh. Oo. Tangan namin, no? Kami, naka-red horse kami, sila. Ano, water jug na ganyan kakapal sa may lemon sa loob. Okay. Ganun. Pero magagaling naman. Magagaling. Physicality, meron eh, no? Oo. So it's not diba? The, ano, it's not the devices around. Hindi natin alam. Okay. Oo. Alright. Merong technically proficient, pero merong yung transcendental eh. Technically proficient na, pero alam mo yung may ibang connect sa kaluluwa. Ibang usapan yun. Hindi laging ganun. Oo nga. Okay. Ayan. Nako, Diyos ko. Si sister. Mm-hmm. Coverage ito ng Sona. Sona. Duterte? Oh. Mm-hmm. Anong year ba ito? 2017 ata siya. Tapos every year, naging ritual ko na mag-cover ng Sona.
na actually boring doon sa loob ng Congress mismo. Mas exciting sa labas. Sa labas. Oo, kasi mas maraming kulay. Mm-hmm. Yan. Ito si Sister, kung naalala natin siya, pinadeport ba siya? Pinadeport eh. Hindi, no? Pati madre, pinapatulan. Yun. Okay. Nasarap siya kausap, no? Alam mo, hindi ko siya nakausap. Nagpa-picture lang ako sa kanya. Okay. Sige. Eh, hindi naman ako kilala eh. Siguro inisip na, atibak to, ganyan. Okay. Yan, Pocholo. Yan ang dapat na maging senador sa susunod na eleksyon. Kasi binoboto ng mga both in terms of skills, ability, track record, Nery Colmenares dapat. Oo, maayos ano? Ayos, men. Galing. Brilliant. Abogadong maayos. Abogadong maayos. His heart's in the right place. At napatunayan natin ano na ang lahat ng mga advocacies yung nasa Kongreso siya ay pro-people. Whether it's high electricity prices, PhilHealth, etc., etc. Yung mga hindi nabubusisi kasi masyadong legalistic. Pero alam niya may epekto sa tao. Boom, dun siya. Hindi yung pumuporma lang for media mileage. Buti na isama, no? Sana manalo siya. Sana manalo. Oo, oo. Lord, tapos nga pala. Sige. Noong December, tumambay kami sa bahay niya. Ang galing pumanta. Ako makanta. Beatles fan. Oh, okay. Beatles fan siya. Although hindi pa niya napapanood yung Get Back. Kailangan ko siya bigyan ng kopya. Oo nga. Oo. Mag-i-enjoy yun. Nagustuhan mo ba? Oo, oo. Anong favorite part mo sa Get Back? Nag-away. Hindi, yung first time yung parang hindi naman nakakasagabal si Yoko, di ba? Talaga, sa tingin mo nakakasagabal? Hindi nga di ba? Di ba ang perception natin parang, di ba? Kasi dumarating din si Linda McCartney, di ba? Oo. Di ba? Pero pansin mo si Yoko kasi, marunong pumuesto. Parang kung sa alam niya hagit tong lente, doon siya. Alam niya eh, no? Pero hindi naman siya intrusive, di ba? Hindi. Oo. Ambay lang siya doon. Oo. Ako gusto kong part lagi yung super bored si Ringo na parang, alam niyo, tawagin na lang ako kung kasundo na ako. Nagtatalo. Sige. Nagtatalo. Oh. Palo. Pero si McCartney, no? Ibang klase bumuo ng kanta, no? Oo, oh. Right there and then, you know? Oo. Ganda. Genius. Ay! Okay. From the Beatles, let's go to... From Nery to... Oo. Oh. The Beatles are bigger than Jesus, sabi nila yun noon. Mm-hmm. Pucha, Bella Flores is bigger than the Beatles. Classic. Oh. Paano mo na hagipyang si, si Madam? May talk show kami noon. Ah, okay. Tapos naging guest namin siya. Diyos ko, Poch, ang bait-bait. Kabaligtaran, ha? Ang karakter, ha? Oo. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, request ko sa picture, Ma'am Bella, pwede mo bang sakalin niyo ako? Sige. Tapos, yung picture, sakal niya, parang yung huwag naman iho. Pwede mo bang tutahanin niyo ako? Ganun. Ayaw niya. Tapos after a few years, namatay. Oo nga. Classic yan. Minsan yung nahanap ko, mga lumang larawan na yan. Kahit yata ako, nahanapin yun. Kanina lang yan. Lord, ano masasabi mo sa, sa naging buhay mo so far? What is life? Swerte. Ha? Swerte lang? Sorry? Swerte lang? Swerte na sinama ng, gandang lalaki. Seryoso. Swerte lang ako kasi alam ko na maraming mas magaling magsulat sa akin. Maraming mas magaling tumugtog sa akin. Hindi mo na kumakanta.
Nagka-record din yung banda ko, ang Radioactive Circle Project noon. Oo. Marami akong kilalang mga bukalisa ng banda na hindi na kilala, hindi nagkaroon ng record deal. Oo nga, no? Hindi ako yung pinakamagaling na broadcaster sa TV. Hindi ako pinakamagaling na broadcast journalist. Hmm. Pero nakadenggoy tayo. Okay. Wala kahit paano. Hindi, meron ka kasing sariling identity. Yan ang gusto ng tao. Na natagpuan mo. Oo, pero marami rin naman, di ba, na given the right breaks, ay magka-craft ng sarili nilang identity. Hindi, tsaka yung mga tinatakal mo, like history, martial law, yung iba-iba eh. Pero kasi inisip ko, baka nagagawa ko yun kasi wala nanonood ng TV5 na. Okay. Oo. Otherwise, babarilin yung mga ideas mo, gano'n. Na-imagine, pinagagawa ko, gawin ko sa 7 yan, wala pa akong isang linggo, tanggal na ako sa trabaho. Alright. Swerte rin, nagkaroon ako ng mga boss na binigyan ako ng liberty na i-pursue yung mga topics na never akong pinakialaman. Never akong pinigilan kung ano yung mga tabu na discuss yung mga topics. Yun. Oo nga, oo nga. Yun, swerte ka dun. Oo, Butch. Pero bagay sila to, ha. Yung intro mo pa lang, sabi ko, just inizig. Yun eh. Ano pa gusto mong gawin? In the next several years? Men, hindi ko alam kasi lahat ng nangyayari sa buhay ko never kong pinlaban. Oh, okay. Oh. Parang sa mga paborito kong quote comes from the great Kurt Vonnegut. Alright. Sabi ni Kurt Vonnegut, unannounced changes in life's itineraries are like dancing lessons from God. Ganda, no? Unannounced changes in life's itineraries are like dancing lessons from God. Sa dancing lesson, di ba, hindi mo alam kung inihila ka pa rito paroon. Uh-huh. Pero for some reason, susunod ka na lang eh. Eh, Diyos ang magtuturo sa'yo eh. Di ba? Diyos or faith or vicissitudes. Or di mo alam. O, ganun. Yung the unknown. Whatever you might call it. Uh-huh. Doon tayo. So, hindi ko alam. Men, itong pinta-pinta drawing, wala sa agenda ko to ever. Talaga? Oo. You just pick up the brush? Sorry? Nung nagkasakit ng mother mo, sabi mo, inumpisa mo yan. Oo. Bumili ka ng brush, ng oil, ng hindi, galit? Hindi, lumang pentel pen, tapos mga scratch-scratch. Tapos, pinicturan ko, tapos gumawa ko ng Instagram account para sa drawings, para mapilitan ako. Magkaroon ng output. Ang cheap, no? Kailangan ng external validation ng tao. Hindi, may pinanggalingan eh. Nagdodrawing ka na eh. I think everything is interconnected. Tagal ko walang ano. Buti na lang may YouTube. Nagising eh. Diba? Tapos, naiintindihan ko na siya kung bakit siya tinawag na an old man's art. Painting? Oo. Why? Self-sufficient siya. Pwede ko siyang gawin na tanggap ko na walang titingin sa kanya. Tapos, yun. Hindi ka dependent sa ibang tao. No? Unlike writing, ito, old man's heart talaga na parang bukod sa nakaka-relax. Totoo ba yan? Parang, nakaka-relax talaga? Oo. Sa totoo lang, watch, compared to writing. You'd rather paint? Oo. Talaga? Oo. Oh, may nakaka-stress magsulat. Oh, sinabi mo. Tsaka writing reminds me of work. Alam mo yun? Of course. Sabi mo tumutula ka. Oo. Hindi.
may ibang ano siya na ini-engage frequency sa'yo eh. Grabe. Mas mahirap gumawa ng tula. Hindi. Hindi. Una po, parang feeling ko, kahit sino pwedeng ano eh, pwedeng mag-engage sa visual arts. Kasi maraming sabi na, hindi naman ako magaling mag-drawing eh. Mm. Bakit? Ang art ba ay limitado lamang sa pagiging parang photocopy ng mukha ng ni Superman or ni Spider-Man yung kaya may drawing? Hindi naman ganun, di ba? Tama. Yun ang pinatunayan mo sa style ng ginagawa mo. Hindi. Kumbaga, marami nang nangyari sa kasaysayan ng sining. Yes. No? Na pwede mong i-engage yung visual arts na hindi mo kailangan yung, of course, yung rudiments na doon. Pero, well, you know, baka mas may mata ka for the abstract or collage. Hindi natin masabi. Mm-hmm. Yun. Lord, final parting words sa mga nanonood sa atin. Malapit na eleksyon. Bilang broadcaster, ano ang mensahe mo sa mga tao? Si PJ Orc, may magandang title lang. Okay. Huwag naman. Pero ano, si PJ Orc, sorry, kamamatay lang idol. Oo nga, kamamatay lang. Tapos may ano, si Eric Caruncho na yung nagpunta siya sa Manila, di ba? Gumawa siya ng libro. Pumunta siya. Oo, oo. Yung reportage siya na nasa libro niya ng Holidays in Hell. Mm-hmm. O, pumunta pa siya ng Bacalaran. Mm-hmm. Nakita pa ni Legs ni Cory. Kaya pumunta siya ng Payatas. Talaga lumibot ah. Oo. Oo. Final words. Ewan. So, kung ganun talaga, oh. Let it be. Mm-hmm. Kung ganun talaga, kung nakatadhana, kung nakaguhit talaga sa tadhana. Kung nakaguhit sa tadhana, wala tayong magagawa. Sa akin, ha? Mm. Masakit yung 6 years. Mm. Pero it's... Man, kasi habang hindi na hindi napupunta yung reins sa kanila or makuha yung gusto nila, albatros lagi sa liig natin yung pamilya na yan. Sa laging nandyan yan, hovering over the shadow. Oh, sige, okay. Let it be. Nanalo. Kung nanalo. Nanalo, okay. Hmm. Tingnan natin kung... Sige nga. Sige nga. Tanggalin na natin yung issue, kunyari, nung nakaraan. Ano? Hmm. Okay, mula tayong magagawa ron. Hmm. Clean nanalo slate? Na. Parang clean slate, ibig mo sabihin? Hmm. Sabihin natin clean slate. Mm. Tingnan na natin yung skill level, yung competence. Doon na magkakasubukan. Oo. Tingnan natin. O, wala pa yung nakaraan doon eh. Wala pa. Mukhang nanalo yung narrative nila. Oo. Kasi yung demystification of that myth ay nangyari nung kay Pinoy. Yes. Mm. After the second Aquino. Mm. Na kung tutuusin mo, wala naman talaga masamang nangyari sa atin nun. No? Totoo. Ito, tingnan natin. Kung mag-perform siya, the better for all of us. Tama. Oh. Finally, mag-unite tayo. Sana. Hmm. Kung palpak, see, I told you so, see, we told you so. Okay. Parang sige na, bigay na ito. Prove your worth. Tingnan natin. No, kasi iyan ang ano, hindi mo maloloko ang tao pag nakaupo ka na. Tama. Wala ka na magagawa eh. Nandiyan ka na eh. Nakaupo ka na. Hindi na pwedeng ano dyan. Hindi pwedeng nakascript ka. Oo. Hindi. Maraming salamat. Lord De Vera. Ang sarap. Pwede ba tayo mag-coach? Oo. Tapos, sa mga mahilig sa plaka, abangan nyo sa August, lalabas yung plaka ng bago kong banda na Kapitan Kulam. Uy! Ano yan? Debut album? Mm-mm. Nakapaglabas na kami ng EP. Okay. Maingay sa Poch? Oo, narinig ko. Okay lang.
So, ano, vinyl? Vinyl. Vinyl, of course. Yeah. Pero meron kami EP na nasa Spotify. Okay. Abangan nila. Salamat po, Cha. Saan ka nila pwedeng masundan? Bukod sa Facebook, sa Instagram. Instagram, at LordDV. Tsaka yung sa art ay at LordDoodling. Okay. Alright. You just heard the word of the Lord. Broadcast what's up, journalist. Author, musician, lahat na, painter. Magandang lalaki. Magandang lalaki. Sinuerte. Salamat. This has been Poch Concepcion. Salamat, Lord De Vera. Catch us every Tuesday at 2 p.m. on Facebook and YouTube Live.